Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga Hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon, ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y Kanyang bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y Kanyang bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, "Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw, hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama."
Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin dito po sa mga pagninilay natin sa salita ng Diyos dito sa TV Maria. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo, ipinakilala ni Hesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. At sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili ay ipinakilala niya rin sa atin ang tatak ng ugnayan ng pastol at ng kanyang mga tupa. Ang unang tatak, pagkilala. Alam niyo po, may pangalan ang pastol para sa bawat tupa. Ganun pong kakilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Kilala ng mga tupa ang tinig ng pastol. At ang tinig na ito ang nag-aadya sa kapahamakan sa mga tupa. Kaya nga narinig natin sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Alam niyo po, malabo po ang paningin ng mga tupa. Kaya nga po lagi silang nasa panganib na mabuslo, mahulog sa bangin. At ano po yung luna sa labo ng paningin ng mga tupa? Kailangan po nilang makinig sa tinig ng kanilang pastol. Yung tinig ng pastol na ito, hindi sila ipapahamak, hindi sila ililigaw. At ganun din po tayong mga tagasunod ni Jesus. Alam niyo po, dahil sa kasalanan, nanlalabo din po yung ating mga mata, yung mata ng ating puso. Kaya nga po, kailangan din nating makinig sa tinig ni Jesus na mabuting pastol. At ang tinig na ito, hindi tayo ipapahamak. Ang tinig na ito, hindi tayo ililigaw. Kilala ng pastol yung bawat isang tupa at mahalaga para sa kanya yung bawat isa. Kaya nga ayon sa isang talinghaga, handa niyang ang iwan yung 99 upang hanapin kahit na yung iisang nawawala. Alam niyo po, ang pagkilala sa banal na kasulatan ay hindi lang po simpleng pagkilala. Sa banal na kasulatan, malalim ang pagkilala na hinuhubog ng pagsasama sa maraming karanasan at pinalalalim pa nga ng pag-ibig. Kaya nga sabi ni Pope Francis, kaamoy ng pastol ang kanyang mga tupa. Kaamoy ng pastol ang kanyang mga tupa. Ikalawa, ang ikalawang tatak ng ugnayan ng pastol at ng kanyang mga tupa ay pangarap. May pangarap ang pastol para sa kanyang mga tupa. At ang pangarap ng pastol ay isang buhay na ganap, buhay na kasiyasiya sa kanyang mga tupa. Kaya nga sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At sa ikalawang pagbasa, narinig po natin mula sa aklat ng pahayag, sinabi roon, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso sa anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Ang magiging pastol nila. Sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. May pangarap ang pastol sa kanyang mga tupa. Isang kaibigan ko po yung nagkikwento minsan tungkol sa kanyang love life. Sabi niya po ngayon, ay tiyak ako na mahal ako ng taong mahal ko kasi hindi na lang kami basta pa sweet-sweet lang. Hindi na lang kami basta pa holding-holding hands lang. Alam kong mahal niya ako kasi kasama niya ako sa mga plano at pangarap niya sa buhay. Mga kapatid,
Ito po yung tatak ng pag-ibig ng pastol sa ating kanyang mga tupa. Hindi lang tayo basta mahal ng Diyos. May plano ang Diyos, may pangarap ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang ikatlong tatak po ng ugnayan ng pastol at ng mga tupa ay pagmamalasakit. Ito po ang malaking kaibahan ng upahan sa isang mabuting pastol. Kapag sinabi kasing upahan, tumatakas yan kapag may panganib. Pero ang pastol, handang isuong ang sariling buhay sa pangangalaga at pagtatanggol niya sa kanyang kawan. Sinabi ni Jesus, kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ito yung pangako ni Jesus sa kanyang mga tupa. Isasalag niya kahit yung sarili niyang buhay. Hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Tila sinasabi ni Jesus na pastol sa ating kanyang mga tupa, sagot ko kayo, akong bahala sa inyo. Minsan sinabi rin ni Jesus, iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. At ito po ay pinatunayan ni Jesus nang inialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan, upang ipagkasundo tayo sa kanyang Ama. Alam niyo po, tuwing ipapakilala ni Jesus ang kanyang sarili o ang Ama sa Ebanghelyo, hindi lang nga siya talaga nagpapakilala ng kanyang sarili. At sa Ebanghelyo, hindi lang niya basta ipinapakilala yung sarili niya bilang mabuting pastol. Hinihimok at hinahamon niya tayo na maging mabuting pastol para sa bawat isa. Sabi po ni Father Gerard Francisco Timoner, ang kasalukuyan pong Master of the Order ng mga Dominikano, sabi niya, nakakagulat yung kwento sa Ebanghelyo na nagsasabi na kayang iwan ng pastol yung 99 para hanapin yung kahit na iisa lang na nawawala. Sa unang dinig, parang nagpapabaya naman ang pastol na ito. Pero niya iiwan yung 99, isa lang naman yung nawawala. Sabi niya sa amin, marahil, kaya kayang iwan ng pastol ang 99 kasi yung 99 nahubog na ng pastol na maging mabuting pastol din sa bawat isa. Alam niyo po, itong panahon ng COVID ay panahon ng kamatayan, panahon ng kadiliman. It is a time of dying. It is a time of crisis. Pero nakita din po natin na ang panahon ng pandemya ay naging panahon ng life-giving decisions, life-giving relationships in the family. Makikilala daw po natin sa panahon ng krisis kung sino talaga tayo. Kapag humaharap po tayo sa mga mahihirap na bahagi ng buhay natin, para daw po tayong tsaa na kapag ka inilagay sa mainit na tubig, lalabas yung tunay na kulay, lalabas yung tunay na lasa. Kaya nga ang panahon ng krisis, marahil naging panahon ng kawalan, panahon ng kamatayan, panahon ng kadiliman para sa marami, pero naging panahon din ito ng kabayanihan at ng kabanalan. We have seen in our frontliners, medical and spiritual frontliners, we have seen heroes and saints next door, sabi ni Pope Francis. Si Dr. Tom Acosta po, nagkikwento po siya tungkol sa kanyang kaibigang doktor na si Dr. Israel Bactol. Alam niyo po, batang-bata pa lang po itong si Dr. Israel, namatay po siya dahil sa COVID. At sabi po niya, sanay siya na nakikita niya si Dr. Israel Bactol na sumasakip sa mga tao,
Sabi niya, I was so used to seeing him saving people. Kaya nga napakasakit para sa kanya nung nakita niya na wala na yung kanyang kaibigan, wala na si Dr. Israel. Pero sabi niya, I take solace in the fact that you died doing what you love. You died doing what you love. You closed the curtain on us by doing what you do best. You served the purpose the Lord had for you, saving and changing people's lives. Saving and changing people's lives. Sana po tayo ngayong panahon ng pandemya, natuklasan din po natin yung ating mission. Yung mission daw po natin ay kung saan yung kaligayahan natin at yung malalim na pangangailangan ng mundo nagtatagpo. Yung kaligayahan natin at yung pangangailangan ng mundo nagtatagpo. Hilingin po natin na maging katulad tayo ni Jesus na mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay sa pagmamalasakit niya sa kanyang kapwa. Tayo po'y manalangin. Gabayan mo kami, Panginoon, tuwing nanglalabo ang aming paningin dahil sa kadilimang sumasapit sa aming buhay at hindi namin matanawang daan. Samahan mo kami pauwi kapag kami napapalayo na sa iyong kawan at naligaw sa paghahanap namin ng iyong sariwang pastulan. Kapag kami nauuhaw, akayin mo kami sa batis ng iyong awa at pagpapatawad. Dulutan mo kami ng ginhawa at kagalingan. Ingatan mo kami kapag kami napapaligiran ng kasamaan. Bitbitin mo po ang mga pilay at hilumin ang mga sugatan sa amin. Pawiin mo ang aming mga takot anuman ang aming harapin sa buhay. Sapagkat ikaw ang aming mabuting pastol, hindi kami magdaraho. Panginoon, turuan mo kaming maging mabuting pastol sa bawat isa na handa ring mag-alay ng aming buhay para sa iba. Amen. Ito po ang salita ng buhay, ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.